Hello everyone, kumusta po kayo? It's me again, Janice Christine, and welcome back dito sa ating channel. So kayo po ay mahilig sa itong usapin, mga pampaswerte, manifestation that we're using the law of attraction by the power of the universe. Well, ang video na to ay para sa iyo, so huwag na natin pahabain pa. Without further ado, let's start now. So welcome back mga ka-Jansky, and of course, bago po natin simulan, ang anumang ritual ay kinakailangan na meron po tayong 100%ong pagtitiwala. Meron po tayong trust, believe in faith sa bawat bagay na ating gagawin, dahil ito po ay napaka-importante at ito po ay nakasalalay sa inyo kung paano po tayo magiging success. So narinig nyo na ba mga ka-Jansky yung money bat ritual na kung saan po ito po ay ina-attract natin, minamanifest po natin sa usaping pang-pinansyal. Kung tayo po ay nangangailangan, tayo po ay gipit sa pera, so pwede po natin itong gawin dahil ito po ay pinaka-mabisa, napaka-powerful po nito kung atin po itong gagawin. So ang kailanganin lamang natin dito ay honey. So yung honey po na pinibili natin na kahit sa ganitong jar lamang po, okay, sa maliit na ganitong lalagyan, ay pwede na po yun. And then aside riyan, ay kakailanganin din natin ng mga barya. 8 pirasong barya. Dahil alam naman natin yung number 8 na yan ay mabisa. Ito rin po ay isang napaka-auspicious number. Ito po ay maswerte. So, tagpipisong barya na kulay silver po, okay? Kung hindi naman po tagpipiso, kung meron po kayong iba't ibang basta kulay silver, basta 8 na piraso ay wala pong problema. Basta po bago po natin ito gamitin, ay atin po munang itong atin muna itong i-cleanse, atin muna itong linisan dahil marami na po itong mga negative energy na kung saan nanggaling na po ito sa mga iba't ibang kamay. So parang maalis po yung mga negative things dyan. So mag-ano po muna tayo sa isang tubig, okay, at lagyan po ito ng asin at saka lagyan muna natin ito doon, ibabad muna natin ito doon ng ilang minuto para po matanggal yung mga negative energy niyan, saka po natin gagamitin. Sa ating mga bathtub po, ay lagyan po natin ito ng tubig, yung warm water. So, lagyan po natin ito hanggang sa tamang-tama lang po na mababad po natin yung ating mga katawan. At saka yung ating mga honey ay ilagay po natin doon sa tubig, i-mix po natin siya, okay? Dahil ito po, alam niyo naman po, yung honey ay isang magical herb na kung saan ito rin ay mapisa sa pag-akit ng mga swerte na yan. Ginagamit din ito sa mga mahika na kung saan ito po ay napaka-sticky, diba? So ito po ay para dumikit po sa atin yung mga swerte at ang honey po ay matamis para magiging matamis po ang takbo ng ating pamumuhay. So ibabad lamang po natin yan mga ka-Jansky at saka ibabad po natin yung ating katawan at saka dalhin po natin yung ating mga coins, yung ating mga barya. Gagawin natin ay hawakan natin sa ating dalawang palad. Okay, dahil 8 po yun, so 4 na piraso sa isang palad at 4 na pirasong barya naman po sa isang palad natin. So atin pong ganintuhin habang tayo po ay, diba, nakababad at tayo po ay mag-manifest. Okay, na habang nakahawak po yung ating mga kamay dito, okay, parang nakakamao po, okay? Then pagkatapos, mag-start na po tayong i-manifest, magmamanifest po tayo. So una po ay pwede po tayong magdasal para ito po ay masalong ma-activate yung mga energy na yan sa mga ritual na ating gagawin. So kung kayo po ay Katoliko, isang ama namin, isang sumasampalataya ako. And then kung hindi naman po, ay pwede nyo pong gamitin yung inyong sariling dasal kung iba po ang inyong relihiyon. Pwede po kahit anong lingwahe, okay? Basta importante naman tayo po ay taus puso. And then pagkatapos ay sambitin po natin yung ating mantra dahil dito po minamanifest po natin yung sa pananalapi, okay? So sambitin po natin ang mantrang ito ng 8 times, okay? I'm a money magnet. Money, welcome to me. So sambitin po natin yan ng 8 times, 8 beses. I'm a money magnet. Money, welcome to me. I'm a money magnet. Money, welcome to me. Mga ka-Jansky, pagkatapos po nating mag-manifest, okay, sambitin po natin yung ating mantra, we consider it done, okay? Affirm na po natin sa ating mga sarili. So sambitin po natin ang thank you universe. Now I'm ready to receive the blessings. Then pagkatapos po ay yung ating dalawang palad, okay, itong ating barya, okay, atin po itong isahin. And then habang tayo po ay nakababad yung ating katawan sa tubig, ay atin po itong alug-alugin mga ka-Jansky, okay? Dahil alam po natin na ito pong kalansing ng mga coins na ito, ng mga barya, ay mga tunog nito ay isa po sa napaka
halinang pang-akit ng swerte sa usaping pananalapi. So ito po ay nakakatulong, ito po ay napaka-powerful, okay? Sa pag-akit ng swerte na yan, sa pag-attract ng swerte na yan when it comes to money. So patulugin lamang natin yung mga kachanti. So hayaan nyo lamang inyong mga sarili doon na magbabad. Ibabad nyo ito doon ng ilang minuto, okay? And then pagkatapos ay pwede na po kayong magbanlaw, yung normal na banlaw na kayo po ay maliligo or magsasabon sa inyong mga sarili. So pwede nyo po itong gawin, okay? Umaga, early in the morning, kung kayo po ay papasok sa inyong mga trabaho, okay? Kung hindi naman po kayo nagmamadali. So pwede po kayong mag-cleanse, okay? Habang kayo po ay sa inyong pagligo, ay pwede nyo muna itong gawin, dahil especially ito din po ay maganda sa mga taong kinakapitan po ng mga negative energy na yan sa ilang sa inyong mga katawan. Mainam din po itong i-cleanse. At kung hindi naman po, di ba, meron pong mga sa gabi bago po tayo matulog, di ba? Galing po tayo sa isang buong araw nating nasa labas tayo. Syempre, yung iba naliligo po sa gabi. So mainam din po natin itong gawin bago po tayo matulog, na kapag tayo po ay kung gusto nyo pong mag-hapbat, pwede din po, or gusto nyo pong maligo. So gawin nyo lamang po ito either early in the morning. So bago po kayo matulog ay wala pong problema, pwede nyo po itong gawin. Ritual na ito, mga kachansky, maaari po natin gawin. Pwede po kahit anong araw, okay? Basta kung kayo po ay feeling nyo kayo ay nakakapitan ng mga negative energy niyan, na kayo po ay feeling nyo napaka-weak, parang wala kayong ganang magtrabaho, di ba? And kung gusto din po natin maka-attract ng mga swerte, lalo na po sa usaping pang-pinansyal, ito pong money bad ritual ay napaka-mainam, napaka-powerful nito. At ito po ay kung kayo po ay maniniwala, 100% pagtitiwala. Dahil kung kayo po ay nega, hindi lamang po ito bibisa at masasayang lamang po ang inyong oras. So dapat po meron po tayong 100%. You believe on the process, you have confidence in yourself, at dapat po palakasin niyo po ang inyong law of attraction. Dahil naniniwala po ako na kung ano po yung positive things sa ating iniisip, na magandang bagay yung ating mga mini-visualize, okay, in the future, ito po ay mangyayari. Marami pong mga bagay na darating, mga windfall, mga swerte hindi natin inaasahan, mga kachansky. So pwede nyo po itong gawin bukas sa araw ng Sabado, okay? So pwede nyo na po itong simulan, okay, August 13. So wala pong problema yan, mga kachansky. Basta gawin nyo ito na kayo po ay masaya. Wala po kayong mga galit sa inyong mga kapwa na gusto nyo pong mag-revenge, okay? And then pagkatapos yung ating mga coins ay kunin po natin, at hayaan lamang po natin itong matuyo. Huwag po natin itong punasan sa pamamagitan nating mga tuwalya o hipan po natin sa ating mga bibig. Huwag po, okay? Hayaan lamang po itong matuyo ng hangin. O di naman kaya, kung early in the morning mo ito, sa umaga mo ito gagawin, so mas mainam na patuyo yuin mo ito sa sinag ng araw para mas lalong ma-activate yung energy nitong ating mga coins. And then pwede po natin itong ilagay sa ating mga pouch, sa ating mga bag, o sa ating mga bulsa. Okay, ilagay po natin ito sa mga red pouch, nandalhin po natin kung saan po tayo magpunta. So 8 days so po natin itong gastusin, okay? So dalhin-dalhin po natin ito para kung meron po tayong mga gusto i-manifest, okay? Especially sa may agaran tayong pera na tayo po ay may paggagastahan, meron po tayong kailangan. So 8 days, huwag nyo po itong gastusin, at dalhin-dalhin nyo po ito kung saan man kayo mapunta. So after 8 days, kung gusto nyo na po itong gastusin, ay wala pong problema. Alright? So that's all lamang, mga ka-Jansket. Maraming salamat po sa inyong walang sangong pagsuporta dito sa ating channel. So make sure na kayo po ay nakasubscribe at nakahit po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated every time na meron po tayong at panibagong upload. And then also sa ating FB page, Janice Christine Vlogs, make sure na kayo po ay naka-follow. So kung meron po ako nakalimutan or hindi man masyadong klaro sa inyo, ay i-comment nyo lamang down below. So I need to say bye now, mga kajansky. I need to say bye.